ka dyan sa katutulong mo. Kung ano mangyari sa'yo, hindi na kita maalagaan. Hindi na kita makasama. Hindi ko na kayang mawala na nga po. Bakit umiiyak si Jen-Jen? Bakit ba palagi na lang sinungaling ang tingin niyo sa akin? Wala akong sinasabing ganun. Hindi ko naman dating ganyan ah. Mama Luisa, ako na lang palagi. Ako na lang palaging mali. Ako na lang yung may problema. Ako yung nagbago. Hindi naman natin talaga siya kilala eh. Malay natin ganyan talaga yung ugali niya. Ikaw na nga ang nagsabi na hindi siya lumaki sa ina, kaya siguro hindi siya sanay nung pinapangaralan siya. Pati si Daddy, pinagbintangan ba naman ako na nagpadala daw ako ng mga tauhan sa Coco Line? Puisit! Huwag kayong mag-alala. Walang magulang na... Wala kang alam sa problema ko, so shut the hell up! Drive! Bastos pala ho kayo eh. Bayaran niyo ako, tapos bumaba kayo. Wallet ko! Nawawala yung wallet ko! Papa! Yung cellphone mo, ipakit mo sa akin! Ayaw ka! Buti nga sa'yo! Taong grasa ka! Bawal ka dito! Labas! Baliw! Mami Isabel! Nasaksak ka ba? Oo. Wala ni Jigs, patay na ako. Pero parang nakita niya ako. Ano, pinaghahanap ka na nun? Gaya ng sinabi ko sa'yo noon, ikaw yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Hindi ko na nga naisip yung buhay ko na wala. Kaya laban mo ay laban ko rin. Pagtatanggol kita sa kahit kanino. Mas gugustuhin ko pang masaktan ako habang pinoprotektahan kita kaysa ligtas ka pero wala naman ang tabi mo. Mahal kita. Mahal din kita, Francis. Pwede ba tigilan nyo na yung kakasisi sa akin sa mga natustan yung kamag-anak? Kasalanan nila yon kasi gahaman sila sa pera. Bastos talaga yung dila mo eh, no? Malampanag tao ko! Nakita niyo si Isabel? Saan? Sumunod kayo sa ospital, tsaka natin siya dadalhin sa presinto! Pare, si Froilan nga ayun ang buwat-buwat si Mami Isabel! Ito si Froilan nga, napatinutunga nga mo dyan. Halika, sundan natin! Nakita ko po, minamasamasahe pa si Sir. Kulang na lang yung makap sa asawa niyo. Hindi ako papayag na akit-akitin niya si Hernan! Luisa! Luisa! Hindi tayo sa ospital, bay. Uy! Sir Jigson! Pare, itry mo! Ha? Try mo, pare! Try mo! Ah! Uy! Froilan, bumalik ka rito! Walang Isabel Salvador na dinala dito. Sigurado ho ba kayo? Yes. Chinek ko na yung records ng mga ginamot ngayong araw, pero wala po talaga yung hinahanap nyo. Sige, miss. Maraming salamat na lang. Sigurado ba kayo ito yung ospital kung saan dinala si Isabel? Opo, sir. Francis, baka kinuha na nga nila, Jig, si Isabel. Baka tinakas na nila. Kahit sa dulo ng mundo pa sila nagpunta, hahabulin ko sila. Kailangan nilang aminin sa akin kung saan nila dinala yung kuya ko. Francis, hindi tayo titigil hanggat hindi natin sila nahahanap. Ma'am, sir, may isang ospital pa pong malapit dito. Baka doon nila dinala si Ma'am Isabel. Sigurado akong dadalhin siya ng mga tauhan niya para ipagamot. Sige, tara, punta na natin. Tara. Saan ba, saan ba? Dito, dito. Tara. Bilisan mo! Lumalapit na sila! Babaril pa yung mga yan! Oo, ito na. Uuwi kita ng hype ni Froilan ka. Sige, tutukan mo! Uy! Guilty ko! Ay, pinuwala pa ako ng Froilan ito eh! Overtaken mo na yan! Sa makakalayo pa yan eh! Bilisan mo! Huwag ka lalayo! Pare, lumalapit sila! Ito na! Ito na! Ito na! Saan mo? Nako! Ayok! Wala na! Wala na! Wala pa! Ayaw ko na! Ang bagal mo kasi! Okay na. Wala sila, wala sila. Wala na? Wala na. Hello, Day. Oo, na-miss na kita. Oo naman. Pero teka lang, ha? Pagpapaload lang ako. Oo, tatawag ako sa'yo ulit.
Ha? O, sandali lang. Pagpalood na ako. Bakit po kayo sumugo dito? Nasaan si Hernan? Kailangan niyang malaman na buhay ako. Ma'am, wala po si Sir. Umalis. Maylene! Maylene! Naku, ma'am. Lalo kayo mapapahamak pag si Miss Daphne unang makakita sa inyo. Hello, Winday. Oo, nakapagpalood na ako. Naku, ma'am. Dito na lang kayo sa likod. Dito na kayo dumaan. Gagawa lang ako ng paraan para makalabas kayo. Sige, ma'am, go. Bye-bye na. I love you. I love you. Diretso din niya. Mayumi, may nakita ka ba? Mukhang nakatakas na nga sila eh. Pasensya na po kayo. Dapat talaga hindi namin sila hinayaang umalis. Ako, Thelma, wala kayong kasalanan. Kung pinigilan niyo sila, baka napahamak pa kayo. Pero nakatakas na naman po si Ma'am Isabel. Matakbuhan na naman niya yung mga kasalanan niya. Rose, hindi. Hindi natin nahahayaan matakasan ni Isabel ang mga ginawa niya. Kinuusap ko na yung kaibigan ko si Bryce. Hihingi siya ng tulong sa tito niyang pulis para mahanap natin si Isabel. Tutulong din po kami. Naalala naman po namin yung mga mukha ng mga kasama niya. Oo nga. Sir, may pinsan po akong tanod. Hihingi na rin po ako ng tulong sa kanila. Sige, salamat. Pero sisend ko sa inyo yung picture ni Jigs. Makakatulong to sa paghahanap natin sa kanya. Ito yun, oh. Kailangan niyang magamot! Wala kami pakialam! Huwag namatay siya, manalagot ba kayo? Sumunod kayo sa ospital, tsaka natin siya dadalhin sa presinto! Sir, hindi po yan yung kumuha kay Ma'am Isabel kanina. Ha? Sigurado ba kayo? Opo, kayong manggirin po, pero hindi yan. Kung hindi si Jake, sino? Hello, hello, Ate Bibi. Mamaya tayo mag-usap. Diyos ko! Atakihin ako sa ginagawa mo, Luisa. Yan, nandiyan ka ba ka na, Hernan? Oo, Ate. Pupuntahan kita, ha? Ito. Hindi ako titigil hanggat hindi kita nakukuha, Hernan. Panlin lang po talagang malabong mata. Minsan akala nyo nandyan, wala naman pala. Maylene, hindi ako sisigaw kung hindi ako sigurado na nakita ko siya, di ba? Miss Daphne, imposible po yan sinasabi nyo. Dahil patay na si Ma'am Luisa. Unless kung...
nagmumulto po siya. Ano ba? Natatakot din po kasi ako, ma'am eh. Huwag mo ko inamay sa takot mo! Wilson ka talaga! Bay, ito na nakita akong damit eh. Sana kasya yan sa kanya. Tol, ano ka ba? Hindi natin dadalhin niya sa ospital? Tol, pag dinala natin siya sa ospital, baka makakuha siya ng mga tauhan niya. Hindi naman ganun kalakas yung pagkakabundol niya eh. Hindi pala talaga ng babaeng yan, no? Ito na lang, natakasan natin yung mga tauhan niya. Tol, hindi pa rin tayo nakakasigurado. Kailangan pa rin natin mag-ingat. Mag-alala. Nahihirapan silang tuntunin tayo dun sa pupuntahan natin. Pesteng Froilan yan! Nasaksak na natabunan, buhay pa rin! Froilan? Akala ko na, malikmata lang ako kanina eh. Buhay pa pala yung demonyo na yun. Para nagutan naman tayo kay Mayim Isabel eh. Paano din makukubra yung pera? Hindi lang yun ang problema natin, Gunggong. Pagkatapos ng ginawa natin sa kanya, check na katin-katin na yung magsumpong na process at Mayumi. Ilalaglag tayo nun. Ano, para ayokong makulong eh. Sino ba? Kaya nga, kailangan unangan na natin yan si Froilan. So paano anong gagawin natin? Bay, labas muna ako, ha? Sige, bay. Hmm? Arlan? Ako nga. Anong ginagawa ko dito? Anong gagawin mo sa akin? Bakit takot na takot ka? Dahil hindi mo inaasahan na buhay ako. Dahil akala mo, nagtagumpay mga tauhan mo para dispatchayin ako. Ha? Tama ba? Tama ba? Ang sakit. Masasaktan ako, bitawan. Talagang masasaktan ka sa akin, Isabel. Wala akong alam sa mga sinasabi mo, Froilan. Pwede pa tumigil ka sa pagmaan-maangan mo? Kilala ko likaw ng bituka mo. Walang ibang magpapapatay sa akin kundi ikaw lang. Kuya Berto, huli ka muna ng tinapay pang merienda natin, ha? Gutom na ako, eh. Bilisan mo, ha? Sige po. Tapos sa'yo na yung sukli. Kaya paborito kita, eh. Siyempre, malakas ka sa'kin. O, sige na. Para makabalik ka kaagad, ha? Bilisan mo na, kuya. Ma'am Luisa, labas na po kayo. Maylene, maraming salamat sa tulong mo, ha? Walang anuman po yun, ma'am. Sayang nga po, eh. Hindi ko na-record yung itsura ni Daphne nung sinabi ko nagmumulto ka. Naku, takot na takot yung hitad. Talagang hindi ko siya patatahimikin kapag hindi niya tinantanan si Hernan. Luisa, ano pang ginagawa mo dito? Umuwi na tayo. Salamat ulit, ha? I-update mo agad ako. Sakali may gawin na naman yung Daphne na yun, ha? Huwag kayong mag-alala, ma'am. Papatayin natin sa sitdak ng Daphne na yan. Sige, ma'am. Salamat. Opo, ingat po kayo. Sige po. Froilan, maniwala ka naman. Wala akong kinalaman doon. Hindi ako maniniwala sa'yo. Dahil sinungaling ka.
Alam ko ikaw nag-utos kay Jix para patayin ako. Oo, sige, aminin ko sa'yo. Niloko kita noon. Pero hindi ko naisip kahit kailan na ipapatay ka. Sinabi ko lang kay Jix na nasa iyo yung video dahil binablockmail nila ako. Pero hindi ko alam na pagtatangkaan nila yung buhay mo. Kung umalis ka nga, tinanggap ko na, nakatapusan ko na eh. Dahil alam ko isusumbong mo na kay Mayumi lahat ng ginawa kong kasalanan. Nagulat na lang ako. Nagulat ako nung narinig ko yung balita na pinatay ka pala ni Jix. Roylan. Roylan, maniwala ka. Wala akong alam sa ginawa nila. Ako dapat naniniwala sa'yo. Dapat nagagalit ako sa'yo. Pero... Roylan, maniwala ka sa'kin. Kahit kailan, hindi ko naisip na ipapatay ka. Nang nawala ka nga, naging impyerno na yung buhay ko eh. Tinakwil ako ng daddy ko dahil pinakita ni Jix yung video. Naging mahirap ako. Pinagkaisahan nila ako, binugbog nila ako. Roylan, mag-isa na lang ako. Wala nang kakampi. Wala nang nagtatanggol sa akin. Pero ngayon nandito ka na ulit sa tabi ko. I feel safe na. Salamat at bumalik ka ulit sa tabi ko. Salamat, ha? Sasakay ka rin naman pala. Nagpapakipot ka pa. Sige lang, magpakatanga ka. Sisiguraduhin ko na yung nakakadiring pagmamahal mo sa akin na magpapabagsak sa'yo. Oo, kumusta siya? Okay na. Nagkamalay na. Malo pa rin, ano? Tapos na ako sa pagmamahal na yan. Anong plano mo? Kakailanganin ko yung tulong mo. Anong klaseng tulong? Tol, puntahan mo yung kapatid kong si Francis at si Mayumi. Sabihin mo sa kanila na buhay ako at hawak ko si Isabel. Oh my God, Grace, I'm so sorry I'm late. Sorry to keep you waiting. Hindi po, okay lang po, Miss D. Ako nga po dapat humingi ng pasensya sa inyo. Inaabala ko po yata kayo. No. Naghahanap din talaga ako ng distraction today. Something ridiculous happened kasi. Ano po meron? Ako, huwag na natin pag-usapan. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? May problema ka ba? Medyo parang gano'n na nga po. Ay, nako, Grace. Yung problema, hindi yan dinidibdib. Pinag-uusapan. May alam akong lugar. Saan po? May alam ako na malapit na bar dito. Inuman? Yeah. Masarap ang cocktails doon. Hindi po kasi ako umiinom eh. You're kidding me, right? Oh my God. Nako, the more na pumunta tayo. Halika, samahan mo ako. Iinom tayo. Sa Coco lang sila nagtatrabaho. Mataas ang posisyon nila doon, kaya kilala sila ng mga tao. Tol, hindi ka mahihirapang hanapin sila. Walang problema, akong bahala. Tol, baka pwedeng hiramin ko na rin yung cellphone mo. Para matawagan nyo kapag nakausap mo na sila. Oo naman. Walang problema. May extra pa naman ako doon sa bahay na iwan eh. Oh, to. Salamat, pre. Layon, para saan pa't naging magkaibigan tayo. O ano? Mauna na ako, uwi muna ako sa amin. Sige. Balitaan na lang kita pag kausap ko yung kapatid mo, ha? Ingat, salamat, ha? Okay. Uy! May angas, pare! Relax ka lang, bay. Wala namang kamandag yan, eh. Pero mag-iingat ka pa rin kasi maraming mga ahas dito. Kung iba sa kanila, makamandag. Ano ako? Ingat! Yeah.
Makaalis na ako sa lecheng lugar na to. Ouch! Sinusubukan kong kumuha ng tubig. Pero hindi ko pa pala kaya. Isabel, hindi mo pa talaga kaya. Kasi matinding inabot mong bugbog. Kapag kailangan mo ako, tawagin mo lang ako. Nahihiya naman kasi akong abalahin ka pa. Isabel, sino ba naman magtutulungan dito, di ba? Kundi tayong dalawa lang. Pasensya ka na kung alagain ako, ha? Yun nga yung gusto ko eh. Ang alagaan at protektahan ka. Pareho lang naman kaming ampun ng Jenjen na yun eh. Pero ba't lagi siyang kinakampihan? Porke ba mas bata siya, hindi na siya papagalitan. Well, sabi mo nga mas bata siya, di ba? Baka inisip ng mama mo, ikaw ang mas makakaintindi. Eh, kahit na. May kasalanan din naman siya. Dapat pinapagalitan din siya. Mas mabuti pa nung nasa probinsya kami ni mama eh. At least doon walang epal. Hininahati yung atensyon niya. Eh, bakit nga ba kasi pumunta pa kayo dito sa Manila? Eh, para doon sa totoong anak niya. Dito siya eh. Naiinggit nga ako dun eh. Maganda, matalino, sopistikada. Tsaka ramdam na ramdam kong mas mahal na mahal siya ni Mama. Ganun talaga yun, Grace. Sa tunay na magkakapatid nga, minsan iba-iba ang pagtingin at pagtrato ng mga magulang. What more sa pagitan ng ampon at tunay na anak, di ba? Nasa na sila? Ito na nga, Box. Ay! Oh, ito na! Oh! Nay! Nay, saan ka pumunta? Diyan lang sa park na... Nay, nagpunta dun si Mang Lando. Wala ho kayo. Saan ho kayo nagpunta? Sa bahay ni Hernan. Nay naman! Box. Kalma ka lang. Baka may magandang rason si Tita. Mayumi, wala namang nakakita sa kanya kundi si Maylin lang. Kahit na, Tita! Ay, bakit? Alam mo naman na delikado dun eh. Paano ko nakita ka ni Daphne? Hahayaan ko nila bang akitin ni Daphne ang asawa ko? Na, ang tagal ko nang nagtatago. Hindi pa karapatan din ni Hernan na malaman na buhay ako? Ay, nakakawala pa rin si Isabel. Alam naman natin kung anong kaya niya gawin. Na hindi ko kakayanin kung may mangyaring masama na naman sa inyo. Box, relax. Paano? Paano ako magre-relax? Lahat tayo alam natin kung anong kaya gawin ni Isabel, pero ganito pa rin kayo. Wala naman yung magagawa na masama kundi ang anak ko. Siguro nga kasalanan ko talaga. Desisyon ni Isabel ang mga ginagawa niya. Wala ho kayong kinalaman doon. Sana ako lang na nawala. Hindi ba unfair para kay Hernan ang ginagawa natin? Max, kay Sir Hernan mo lang naman kailangang sabihin na buhay si Tita. Hindi sa lahat ng tao. Kung si Jigs talaga yung nasa coco line, ibig sabihin nun, iba talaga yung kumuha kay Isabel. Nakontak ko na rin si Nikki. Meron talagang ticket pa Amerika si Isabel. Pinacheck ko yung manifesto kung umalis talaga siya. Masabi sa akin, hindi. Ibig sabihin,
Nandito lang siya? Pinagsisihan ko na nabinaliwala ko yung feelings mo. Magsimula tayo ulit. Dito sa lugar na to. Hindi ka sanay sa ganitong buhay. Eh di sasadahin ko yung sarili ko. Wala namang mawawala na sa akin eh. Ikaw na lang yung meron ako. At willing akong magbagong buhay kasama ka.